So madami sa inyo ang nagpapareview ng Xiaomi Pad 5. Kaya naman guys, ngayon ay magkakaroon tayo ng full honest review ng Xiaomi Pad 5. Sasabihin ko sa inyo lahat ng aking mga experience while using this tablet. And also guys, sasagutin ko ang inyong matanong na okay ba talaga si Xiaomi Pad 5 pang online class? Okay ba talaga si Xiaomi Pad 5 pang daily use? Well guys, mas marami pa dyan ang inyong mga tanong. Kaya naman ngayon, hopefully ay sasagutin ko ang lahat ng yan. Dahil magkakaroon tayo ng full review ng Xiaomi Pad 5 at magsisimula na tayo in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I'm JP and this is JTeen TV. Now, before we start, sasabihin ko muna sa inyo guys na ang variant ng aking Xiaomi Pad 5 ay ang 6128 lamang. Also guys, uunahan ko na kayo na dito sa video na to ay hindi ko masama ng review yung kanyang pen. Dahil nga hindi ko naabutan yung first 100 na merong free na kanyang pen. Now, as you can see here guys, ang kulay na aming kinuha ay ang pearl white. So, meron ka pang ibang pagpipilian, which is ang cosmic gray at saka yung green. Which is meron ako nabasa guys na ang green ay limited edition lamang sa China. Pero meron naman siya sa Lazada, that is why guys, check nyo na lang yung link na ilalagay ko sa comment section. Now, kung makikita natin dito guys, para talaga siyang iPad except dito sa kanyang camera module. So, yung kanyang camera module guys ay parang ginaya lamang sa mga Mi 11, Mi 11 Lite. Yung mga camera module ng mga phone na yun ay parang ganito talaga. Now, iisa lang ang camera ng phone na to guys. Huwag kayong mauto. Dahil ang pangalawang bilog na yan ay meron lamang nakalagay na 13MP. So, parang design lang siya guys. Now, nandito na din ang kanyang LED flash and also meron din tayong text dito na AI camera. Dito sa baba guys, makita natin dito ang kanyang Xiaomi logo. Now, kung makikita ninyo dito sa kanyang edges guys, napaka-flat and also napaka-premium talaga. Dahil ito guys ay made of aluminum. So, meron siyang aluminum frame and aluminum back. Pero, yung kanyang back guys ay sinamahan na ng plastic. Dahil nga yung matte finish dito ay plastic na. So, take note of that, plastic pa rin ang humarap sa inyo. So, yung aluminum guys ay tinabunan na. Durable siya, pero take note lang na madali pa ding ma-scratch ang kanyang surface dahil nga plastic lang ito. Now, magpunta naman tayo sa kanyang mga sides. Dito guys, sa baba, makikita natin na meron siyang dalawang speaker kasama ang kanyang microphone at ang Type-C port. Kakaiba talaga ang tablet ito guys dahil nga hindi katulad ng ibang tablet, ang tablet ito ay merong apat na speaker. So, ang pang-tatlo at pang-apat na speaker ay nandito sa itaas kasama ang isa pang microphone and also ang kanyang power button. So, makikita din ninyo dito guys na meron siyang nakalagay na Dolby Vision Atmos. So, meron siyang Dolby Vision at Dolby Atmos. So, yung Dolby Vision guys ay about sa kanyang display and yung Dolby Atmos naman ay para sa kanyang speaker. Now guys, hindi lang dalawa ang microphone ng tablet ito. Nandito rin sa kanyang right side ang pang-tatlo at pang-apat na microphone. Nandito rin ang kanyang volume rockers and also lastly ang kanyang lalagyan ng pen. Now dito naman sa left side guys ay nandito ang kanyang 3 pins which is pwede mong lagyan ng mga keyboard at iba pa. So madami kang accessories actually na pwedeng magamit ng pin na to. Now yung lapad at taas ng Xiaomi Pad 5 para sa akin guys ay okay na okay lang. Dahil nga kung magta-tablet ka lang din naman, bakit hindi mo papipiliin yung malaki? Now ito guys ay ang comparison ng Xiaomi Pad 5 at ng Redmi 10. Kung makikita niyo guys, napakaliit talaga ng Redmi 10 kapag ikukumpara natin siya kay Xiaomi Pad 5. Which is para sa akin guys, ay okay na okay na. Now dito naman tayo guys sa harap or sa display ng Xiaomi Pad 5. So ito guys ay merong 11-inch IPS LCD display with 1600 by 2560 pixels para sa kanyang resolution. And also, it supports Dolby Vision, HDR10, 120Hz refresh rate, and 240Hz touch sampling rate. Also guys, etong tablet ito ay merong 1 billion colors. Kaya naman, okay na okay na talaga ito pang panonood ng movies, pang play ng games, at iba pang pwede mong gawin sa inyong mga tablet. Now, para sa akin guys, nagustuhan ko talaga ang display ng tablet ito. Dahil kapag pupunta tayo dito sa kanyang display settings, makikita natin guys na pwede niyong ibahin ang kanyang display. So dito sa kanyang color scheme guys, pwede niyong i-vivid, saturated, o di kinaman standard. Now, para sa akin guys, mas recommended ko si Vivid kapag normal user ka lang naman o di kayo naman ay nanonood ka ng mga movies dahil nga mas bright and also mas punchy ang kulay ng Vivid mode. Now, kapag mas enhanced pa ang gusto nyo, well, definitely turn on the saturated mode. Kapag ikaw ay nag-e-edit ng videos or photos, guys,
mas okay si Standard. Dahil nga mas natural and also constant lang ang kanyang contrast. So yung tinitingnan mo talaga ay yun din ang nakikita ng ibang tao. So mas okay yun sa aming mga video editor. Now guys, next is the refresh rate. Pwede siyang iset ng 120Hz o di kayo naman ay 60Hz. No, kapag low battery na o di kayo naman ay gusto mong mag-save ng battery, well, definitely turn on the 60Hz. Dahil nga mas makakatipid ka ng battery kapag 60Hz lamang. Pero kapag gusto mo naman ng battery smooth and laging fast ang inyong display, well, definitely click the 120Hz. Dahil nga mas gusto ko to guys, and also isa ito sa mga features na nagustuhan ko talaga dito sa tablet to. Now kapag ikaw ay mahilig manood ng movies at wala kang magandang speaker, well definitely okay na din ang speaker ng tablet to. Pwede kang pumunta ng settings, click the sound effects, at pagdating dito guys, ay ituturn on mo lang ang Dolby Atmos at okay na agad ang sound na ipoproduce ng tablet na to. Now guys, meron siyang mga preset dito katulad na lamang ng dynamic, video, music, and voice. Now, para malaman ninyo kung okay nga ba talaga pang sound trip si Xiaomi Pad 5, well, pakinggan nyo to. Wala na akong nagagawa, pag-arap ka na, sana lahat kayang sabihin ito. Overall guys, nagustuhan ko talaga si Xiaomi Pad 5 pagdating sa kanyang display. Dahil nga pagdating sa ganitong presyuhan guys, eh bihira ka lang makakakita ng magandang tablet na merong magandang screen. Overall guys, pagdating sa kanyang display and sound ay okay na ako. Dahil nga ito sa kanyang Dolby support, which is the Dolby Atmos and Dolby Vision. For me guys, ginamit ko na siya at na-addict talaga ako dito sa tablet na to. Dahil nga malaki ang kanyang screen, hindi katulad ng aking cellphone. And also guys, medyo nag-enjoy din ako sa paglalaro ng Mobile Legends dito sa tablet na to. Which is, speaking of, magpunta naman tayo sa processor ng Xiaomi Pad 5. Now guys, ang ginamit na processor ng Xiaomi Pad 5 ay Snapdragon 860 with Adreno 640. And also guys, hindi lang yan. Meron din siyang 6GB of RAM dito sa loob niya. So easy lang dito guys ang pag-multitask at iba pang pwede mong gawin sa inyong mga tablet. Pwede kang gumamit ng dalawang apps o di kayo naman ay isang app at yung isa ay naka-float lamang. Now overall guys, nagagawa niya yung mga ginagawa ng mga mas mamahaling tablet. So para sa akin, thumbs up. Now guys, I almost forgot na walang fingerprint scanner si Xiaomi Pad 5. Pero, meron ka namang face unlock. So overall, okay pa din yun. Now, ang Xiaomi Pad 5 nga pala guys, ay nagro-run ng MIUI 12.5 Android 11. Latest pa rin naman yun ng Xiaomi. So okay pa rin siya so far para sa aking mga experience. Now, dito naman tayo guys sa pinaka-paborito ko, which is ang gaming test. So naglaro ako ng iba't ibang games dito sa tablet na to. Una ay Mobile Legends, pangalawa ay Call of Duty, at pangatlo naman ang Genshin Impact. So dito sa Mobile Legends guys, umaabot na ng ultra graphics at meron pa siyang HDR and HD mode dito sa tablet na to. Kaya naman guys, as you can see, napakalaki talaga ng Mobile Legends kapag dito ka maglararo. So far okay naman siya dahil nga meron siyang 240Hz touch sampling rate ay nare-register niyo talaga agad yung mga touch niyo dito sa kanyang display. Kaso nga lang guys, medyo nahihirapan ako maglaro kapag nakaganito dahil nga medyo mabigat talaga siya. Pero kapag nakaupo ko lang at gumaganito ka lang, well para sa akin guys, ay okay pa rin naman maglaro dito sa tablet to. Hindi masyadong mabigat, sakto lang. Now pagdating sa pindutan guys, medyo mahihirapan ka kapag nasa gitna yung pipindutin mo. Pero overall ay nakapaglaro naman ako ng ilang games at para sa akin guys, ay no problem pa rin naman si Mobile Legends dito sa tablet na to. Dahil as you can see, napaka-smooth, walang lag, walang frame drop, and overall guys, okay na din ang Wi-Fi connection ng tablet na to. Dahil nga meron siyang Wi-Fi 5. So overall guys, kapag malakas ang inyong internet, well definitely hindi talaga kayo magkakaroon ng struggle while using this tablet kapag ginagamit niyo pang gaming. Now dito naman tayo guys sa second game, which is ang Call of Duty. So sa Call of Duty guys, abot niyo na ang very high graphics with max frame rate. So pwede niyong ipagsabay ang very high graphics at saka max frame rate. Now as you can see, okay ang characters guys. Napakalaki ng mga buttons and overall napaka-clicky nila. So wala talaga akong problema dito sa Call of Duty. Ang medyo problema na talaga guys ay kapag yung nasa gitna talaga ang pipindutin mo. Medyo mahirap talaga yon dahil nga malaki. Pero kapag halimbawa nakaupo ko lang at nakaganito, pinapatong mo sa inyong mga paa, ay okay pa din naman laruin ang Call of Duty dito sa tablet na to. So ang masasabi ko lang dito guys, ay masasanay ka din kapag maglaro ka talaga dito sa tablet na to. Now guys, dito naman tayo sa pinakamabigat and also yung tester talaga namin pagdating sa gaming test. Ito guys ay si Genshin Impact. Now as you can see guys, meron siyang default graphics na medium,
And kapag ilalaro natin to, ay napaka-smooth and overall, napaka-high quality tingnan yung mga characters and also ang mga kalaban dito sa Genshin Impact. Overall guys, sa ganitong settings ay wala namang lag at walang frame drop. Minsan nga lang guys, medyo umiinit na siya dahil nga mabigat talaga ang game na to. And also, ang masasabi ko dito guys is that makontento na lang kayo sa default graphics. Dahil kapag i-increase pa natin to sa max graphics na kaya niya, well definitely, mag-iinit talaga si Xiaomi Pad 5. Now, remind ko lang kayo guys na ang kanyang processor ay katulad lamang nung nasa Poco X3 Pro. Which is para sa akin, ay napaka-worth it na ngayon dahil nga nag-sale na sila. Kaya naman guys, sa mga mobile gamers dyan, recommended ko talaga si Poco X3 Pro pagdating sa mga smartphones. And recommended ko na din si Xiaomi Pad 5 pagdating sa mga tablets. Dahil nga so far guys, kapag gusto mong mag-gaming sa mga tablets, ay aabutin ka ng mga 30k. O di ka naman ay mas mahal pa dyan kapag gusto mo talaga yung smooth sa gaming and some things like that. Pero yun na nga guys, below 20k lang si Xiaomi Pad 5, makaka-experience ka na ng magandang gaming and also mabilis para sa kanyang overall performance pagdating sa multitasking at iba pa. Pwede ka na mag-edit dito guys ng videos mo kung ikaw ay editor o di ka naman ay nagbabalak mag-edit. Now, dito naman tayo guys sa isa sa mga pinaka-interested parts dito sa tablet na to. Dahil nga mostly guys sa mga tablets, even sa mga 30k pataas, ay merong mga pangit na camera. Now dito guys, si Xiaomi Pad 5 ay merong 13MP camera with f2.0 para sa kanyang aperture. Dito naman sa kanyang selfie camera ay meron tayong 8MP with f2.0 pa din para sa kanyang aperture. So overall guys, okay na okay ang mga lights na makukuha ng tablet na to. Now sa video guys, aabot pa siya ng 4K at 30fps, hindi katulad ng 50MP ng Redmi 10 na hindi aabot ng 4K. So 1080p at 30fps lang ang kaya nun. So mas maganda pa siguro pang video ang tablet na to. Now, for the samples guys, okay na okay naman ang kanyang result. Napaka-vibrant and also natural at the same time. Kung makikita ninyo, sakto lang ang kanyang contrast. And also guys, hindi siya masyadong nagde-depend sa mga post-processing dahil nga kung ano yung pag-picture mo, ay yun talaga ang lumalabas dito sa tablet na to. So overall guys, para sa akin, ay nagustuhan ko talaga ang mga result ng camera ng Xiaomi Pad 5. This is definitely better than the other na merong mga 30k price dahil nga para sa akin guys ay pangit talaga yung mga camera nila. Now, para naman sa kanyang selfie camera guys, para sa akin ay napaka natural and also nagustuhan ko talaga dahil nga meron siyang pagka iPhone-ish dahil nga kung ano yung makikita mo in person ay yun pa rin ang nakukuha ng tablet na to. So thumbs up Xiaomi for doing that dahil nga yung ibang mga tablets guys ay napaka beautify hindi ka naman ay pangit yung mga result. Dito sa tablet na to, okay na siya pang online class, pang Zoom, at pang Gmeet. So hindi ka na mapapahiya guys sa mga classmate ninyo. Dahil nga, mas maganda pa ang camera to sa mga most webcams. So overall, recommended ko siya guys sa mga nag-online class o di ka naman sa mga nag-work from home. Now for the video quality guys, panoorin niyo to. So guys, this is the video quality of the Xiaomi Pad 5 at 4K at 30fps. So ano sa tingin niyo? Okay ba? Definitely, subscribe kung okay. Now guys, ito naman ang video ng selfie camera ng Xiaomi Pad 5 at ito ay nakaset ng 1080p at 30fps. So overall guys, ay okay na okay pa rin naman dahil as you can see, makikita niyo pa rin ang aking pimples right here. So natural talaga ang video ng tablet na to. Now dito naman tayo sa last part of this video, which is the battery. So si Xiaomi Pad 5 ay merong 8720 mAh. Para sa aking experience guys, ay umaabot siya ng up to 2 days kapag na fully charged talaga. Ito guys, ay 2 days na saktong paggamit lamang. Dahil nga meron akong cellphone, meron din akong laptop. So therefore, sakto lang ang aking paggamit dito sa tablet na to. Dito guys, naglaro ako ng Mobile Legends, nanonood ng Netflix, and also minsan ay nagpa-Facebook at nag-YouTube din. Now, umaabot ako ng 8 to 10 hours screen time a day. So ilagay na lang natin guys na ang kanyang battery life ay 16 to 20 hours. Now, estimate ko lang yan guys and also personal experience ko yan. That is why hindi 100% na magiging same yung experience nyo sa experience ko. Now, sa charging naman ng tablet na to guys, ay umabot ako ng mahigit 2 hours at yung ginamit kong adapter ay yung 22.5 watts. So para sa akin guys na hindi masyadong gumagamit ng tablet ay okay na okay pa rin sa akin yon. Hindi masyadong mabilis pero sakto lang. Now, i-recommend ko ba siya sa mga normal user, nag-online class, pwede kayo naman sa mga naghahanap lang ng alternative para sa mga bagong iPad ngayon? Well guys, recommended ko talaga si Xiaomi Pad 5. Dahil so far sa aking mga experience, ay wala talaga siyang mga issue.
So most of the time guys, ay naghahanap talaga ako ng issue ng isang bagay para masabi sa inyo and also ma-inform ko din kayo. Pero this time, ay wala talaga. Kaya naman kung ikaw ay nagpaplano na bumili ng Xiaomi Pad 5, well definitely guys, bumili ka na. Dahil nga, safe na safe talaga si Xiaomi Pad 5 sa mga errors, bugs, and some things like that. Now, that's pretty much it guys for this review. I hope nag-enjoy kayo sa aking pag-share ng aking mga experience and also the full review of the Xiaomi Pad 5. Well, kung nagustuhan ito, definitely subscribe now and also like this video dahil makakatulong talaga yon para sa aming channel. Also guys, meron kaming ongoing na giveaway ng aming Cherry Mobile Aqua SN Pro which is gaganapin ngayong October 21, 2021. Kaya naman subscribe na para maka-join sa aming giveaway. So that's it. I'm GP. This is JTTV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye!